mula sa isang silid tahimik na darasan sa Cecilia. Kahit na walang kasiguruhan kung magagawa niya pa bang makaligtas, kaya nakakulong siya sa isang silid na wala man lang kahit anong butas para pagdaluyan ng hangin mula sa labas. Tanging pintuan lang ang daan upang siya makatakas sabalat mayroong bantay sa labas nito, kaya wala na siyang nakikita pang liwanag. Pinagdarasan na lamang niya ang sarili tumingi ng kapatawaran bago siya tuluyang mamaalam. Hindi man niya alam ang buong detalye kung bakit siya narito, may ideya naman siya na meron itong kanilaman sa paghanap sa kanya ng taong inakala niyang patay na, subalit bumalik upang singilin sila. Ngayon lamang niya narinig na buhay ito matapos siyang kausapin ni Don Caruso at ipaliwanag ang dahilan kung bakit siya dinukot ng mga tao nito. Hindi siya makapaniwalang buhay ang kanya naging amo dahil sa siya sa naging saksi kung paano nilaman ang sunog ang mansyon noon. Sa 5 taong nakalipas, nagsisisi siya sa ginawang pagtalikod kay Alvaro. Palagi niyang isinasama ang alin ito sa dasal niya at humingi ng kapatawaran sa pagtraitor dito. Subalit ngayong nalaman niyang buhay ito, siya nga saya ang naibabaw sa kanya. Wala na siyang pakialam kung kasama niya sa sisilingin dahil nakanda na siyang ibigay ang buhay niya. Bukal sa kanyang kalooban ang bumawi at nakandang tumulong laban sa mga Lopez na dahilan kung bakit nag-iimpyerno ng mga buhay nila. Pakiusap, sana'y magawa nilang makita ang kwaderno sa aking tahanan. Pakiusap niya sa itaas. Dahil sa kwadernong iyon, naroon ang karamihan sa mga katibay na hinahanap ni Alvaro laban sa mga Lopez. O, kumain muna kayo ng hapunan. Napatingin siya sa pumasok na lalaki na may dalang bandeha kung saan naroon ang kanyang pagkain. Ibinaba ito sa harap niya. Kumain na kayo at baka ito ng huling hapunan ninyo. Wala sa sarili siyang napangiti sa narinig. Eksaktong tumama rin ang kanyang palingin sa isang barel na nakaipit sa pantalon nito. Yun ang nakikita niyang paraan para makawala sa mga demonyong may hawak ngayon sa kanya. Ano? Hindi ba kayo kakain? Gusto niyo bang subuan pa kayo? Bago pa nito matapos ang barak sabihin, mabilis dinukot na Cecilia ang barel sa pantalon nito. Masyadong mabilis ang mga pangyayari dahil bigla na lamang umalingongo ang putok ng barel sa silid na kinaroroonan nila. Nagkaratang pulang likid sa sahig na nagmumula sa ulo ni Cecilia kung saan tumama ang bala. Tahimik ng buong sala matapos makatulog ng 2 sindikato dahil sa kalasingan. Nanatili pa rin 3 magkakapatid sa sofa subalit nakatulog na rin sa pagod si Miles at Moises matapos umiyak magdamag. Si Mira lamang ang gising na tahandang umalis sa sofa upang maghanap ng bagay na makakatulong para siya'y makawala sa tali. Hindi niya maaaring gawin ang pinaplana niya kanina dahil masyado maingay kung babasag pa siya ng bote. Kailangan niya makarating sa kusina dahil naroon ang mga patalim na maaari niyang gamitin. Dahil nakatali ang kanyang mga paa, hindi niya magagang lumakad na maayos kaya naman siya'y naupo sa sahig at tinulak ang sarili gamit ng kanyang mga paa patungong kusina. Mabilis at maingat itong ginagawa sapagkat sa sandaling ito, siya lang ang inaasahan ng 2 kapatid niya. Hindi niya ito maaaring pabayaan at di rin niya kaya maupo lang habang pinagkakatuwaan sila ng mga sindikatong kasama nila. Ayaw rin niyang madismaya sa kanyang Kuya Morris niya kaya kahit hirap, gagawa siya ng paraan para ligtas ang 2 niyang kapatid. Tagumpay siya nakarating sa kusina na habol ang hininga. Ngunit di na siya nag-aksepa ng pagkakataon para magpahinga dahil tumayo siya agad. Kinuha ang kutsilo na sa ibabaw ng kanilang nababo. Sa likod nakataling ang kanyang kamay at nahihirapan siyang kuhanin to dahil masyadong malayo at makakahalo rin to sa mga kubyerta sa lagay nila. Bawat kapa niya nakakagawa ng ingay. Subalit makalipas ng halos 2 minuto, tagumpay niyang naabot ang kutsilo at agad na ginamit upang putulin ang tali sa kanyang mga kamay at paa. Ilalas na rin niyang nakatapal sa bibig kaya't lumuwag ang kanyang pakinga. Nanginginig siya at saglit kinalamang sarili bago daan-daan umalis sa kusina patungo sa may sala. Subalit halos magyelong kanyang mga paa nang maabutang hawak ng 2 sindikato ang kanyang 2 kapatid sa mga batok habang may baril na nakatutok sa mga ulo nito. Sige, lumabas ka na. Iwan mo na sa amin itong mga kapatid mo. Nakangising sambit ang lalaking nakahawak sa batok ni Miles na muli na namang umiiyak habang nakatingin sa kanya. Miles? Sandali lang, ililigtas kayo ni ate. Halos mangyak-ngyak na rin si Mira dahil dinudurog ang puso niya na makita ang kawaawang kalagayan ng mga kapatid niya. Si Moises sumusubok na kumawala at animay nais tumakbo palapit sa kanya at impit itong napasigaw na higpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa batok nito. Huwag kang malikot, kundi ipuputok ko itong balil sa ulo mo. Nang gagalating pagbubanta ng lalaking nasa likod ni Moises at nataranta si Mira na makitang idiniin nito ang baril sa sentido ng kapatid niya. Wag! Pakiusap pag yung sasaktan ng mga kapatid ko. Pakiusap pakawalan nyo na po kami. Hindi kami magsusumbong kahit kanino. Nagtawanan ng mga ito. Senyala sa hindi sila naniniwala sa lumabas na bibig ni Mira. Wag mo kaming pinagloloko.
Hindi kami madadaan sa mga ganyang linyahan. Makaluma na yan masyado. Kahit sino makakarinig, wala nang maniniwala dyan. Pero gagawin ko po ang sinabi ko. Hindi po ako magsusumbong. Wala po akong sasabihin. Pakawalan niyo na po kami. Maawa na po kayo sa amin ng mga kapatid ko. Hindi na napigilan pa ni Mira ang emosyon. Nagtuloy-tuloy ng luhang kumawala sa mga mata. Nagawa niya pang lumuhod at patuloy na magmakaawa sa harap ng mga ito. Hindi ko po alam kung ano pong kailangan niyo sa amin, pero wala po kami malaking pera kung yun man ang gusto niyong makuha. Wala na po kami mga magulang. Patay na po si mama at papa. Kami na lang po magkakapatid at magkakasama dito sa bahay. Kawawa naman pala kayo, pero pasensya na. Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Mas malaki ang pera makukuha namin pagkatapos ng larong ito. Kanito kasabay ang pagtunog ng cellphone sa bulsa ng pantalon. Kinuha niya ito at rumihistro ang alam ng kanilang kasamahan. Agad niya itong sinagot. Buti naman tumawag na kayo. Ano bang balibalita dyan? Ano? Paano nangyari yon? Paano patay na? Ano nangyari? Tanong ng kasama dahil tila hindi magandang balita ang sinasabi na nasa kabilang linya. Tumingin si Dinira sa dalawa niyang kapatid. Bakas pa rin ang takot sa mukha ni Moises. Nanakakuyom ang kamao at pinipigilan ang sariling muling umiyak. Sunod niyang binaling ang tingin kay Miles. Tahimik na ito at nakatungo. Bigla siyang kinabahan na makita ang dito gumagalaw at walang malay. Sige, dali na lang namin itong mga bata dyan. Oo, aalis na kami agad dito. Miles! Sigaw ni Mira at tinigdalawang isip lumapit sa kanyang kapatid. Nangiinig niyang hinawakan ang mukha nito at inangat. Nakadilat ang mga mata subalit hindi na humihinga. Ano nangyari dyan? Patay na? Kaswal na tanong ng lalaki may hawak kay Moises. Mukhang palpak tayo sa isang to. Agad na binitaan ng lalaki ang batok ni Miles dahilan para itong bumagsak sa harap ni Mira. Masyado yata napahigpit ang pagkakahawak ko sa batok. Hindi nakahinga. Miles, Miles si ate to. Miles, huwag kang magbibiro ng ganyan. Patuloy sa pag-alog si Mira sa katawan ng kapatid. Subalit hindi na nito gumagalaw at nangingitim na rin ang katawan. Hindi niya magawang umiyak sa paghihinagpis. Mas tamang ang puot na nararamdaman niya dahil sa nangyayari sa bunsong kapatid. Halika, sumama ka na sa amin. Bago pa siya mahawakan, mabilis niyang hinawi ang kamay nito sa harapan niya. Pinatay niyo ang kapatid ko. Tila na wala na siya sa kanyang sarili. Hindi na inisip kung anong kahihinatnan ng pagsugod niya. Patuloy siya sa pagsuntok sa lalaking dahilan ng pagkamatay ng kaawa-awa niyang kapatid hanggang sa nakarinig siya ng putok ng baril. Ang sakit! Impit na sigaw ng lalaking nakahawak sa masailang bahagi ng sikuhinto ni Moises na ngayon nakadapasa sa higat na papalibutan ng sariling dugo dahil sa tama ng baril sa likod. Sira ulo, bakit pa binaril? Gulat na sigaw ng isa. Nagdilim paningin ko eh. Ang sakit ang ginawa ng batang yan sa akin. Depensa pa nito. Tuluyan ang tinakasan ng bait si Mira. Naghalo-halo ng emosyon niya. Ang tayang nasa isip niya lang maghigante sa mga gumawa nito sa mga kapatid niya. Subalit mukhang imposible na rin mangyari yon na makalinig na naman siya ng mahinang putok ng baril. Matinding kirot at hapdi ang naramdaman niya sa kaliwang dibdib. Nanlabo agad ang kanyang paningin. Bumagsak siya sa lapag habang nakatingin sa mga sindikatong naglalabasan na mula sa nilang bahay. Bilisan nyo, may mga pulis na paparating dito. Sigaw ng bagong ting na kasama ng mga sindikatong nakaabang sa labas ng pintuan ng bahay. Tumingin to sa gawin niya at nagtama kanilang mga mata. Kasunod noon ay muli nitong pinaputok ang baril sa kanya upang masigurong walang maiiwang ebidensya. Pula at asul na ilaw ang bumungad kina Owen at Morris pagkababa nila ng kotse. Ang kalsada na papalibutan ng mga sasakyang dala ng pulisya habang may nilalagay na kulay dilaw na bagay sa labas ng bahay. May ilang mga tao nang kikisyoso sa nangyayari at mababakas sa mukha nitong reaksyong hindi kayang tignan ni Morris. Pasensya na pero bawal pumasok. Nakatira ako dito. Kapatid ko mga nasa loob ng bahay. Ani Morris sa pulis na humarang sa kanila. Ganun ho ba? Lumingon to sa likuran ko nasa ng bahay. Pasensya na ho pero mamayahan ako kayo pumasok sa loob. Nasa ilalim pa ho na imbestigasyon ng kawa-awang sinapit ng mga kapatid nyo kaya anong ibig ninyong sabihin? Hinablot ni Morris ang kwelo ng pulis. Matalim tong tinignan sa mata. Anong pinagsasabi ninyo? Morris, sinubukan siyang pigilan ni Owen subalit sinanggan ito ng braso saka tinulak palayo ang pulis upang makapasok sa loob ng bahay nila. Pagkapasok at pagkapasok niya sa loob, ang unang bumungad sa harap niya ay ang wala ng buhay na katawan ni Mira. Nakarap to sa pintuan, naliligo sa sarili itong dugo. Sumunod ng bunsong kapatid na si Miles. Nakatali pang mga kamay at paan ito. Dilat ang matatalas ng itim na rin ang buong katawan. Ganoon din ang itsura ni Moises. Nakatali ang mga kamay at paa. Halatang nagwapang gumapang dahil sa bakas ng mga dugo sa sahig. Ngunit binawian din kagad ang buhay.
Hindi magawang gumalaw ni Morris. Hindi rin niya magawang alisin ang mata sa bangkay ng tatlo niyang mga kapatid na bakas ang pinagdaan ng hirap sa kamay ng mga sindikato. Pasensya na po pero lumabas na po muna kayo. Kailangan pa ho namin imbestigan ang nangyaring ito sa mga kapatid ninyo. Wala nang narinig pa si Morris sa mga sinasabi ng kapulisan habang siya hinihila palayo sa pangyayarihan ng krimen. Naging blanko ang utak niya sandali. Hindi rin malaman ko anong emosyon ng kanyang nararamdaman. Walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Ngunit, punong-puno ito ng galit at paghihinagpis. May kung anong gustong sumabog sa kanyang loob at masisiraan siya ng bait kapag hindi niya ito nailabas. Morris? Hindi nagawang ituloy ni Owen ang balak na sabihin na nagpasan siya ni Morris at dalidaling umalis. Agad naman siyang sumunod dito at nakarating sila sa dulo ng kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan na kanilang dala. Humarap si Morris kay Owen. Ibigay mo sa akin ang susi. Saan ka pupunta? Sa tingin mo saan ako pupunta? Garalgal ng boses ni Morris at kitang-kita na wala ito sa wisyo para magmaneho. Morris, huminahon ka muna. Paano ko hihinahon? Galit nitong sigaw. Nakita mo ba nangyari sa mga kapatid ko? Sa tingin mo magagawa kong huminahon ngayon? At anong binabalak mong gawin? Susugod ka sa kuta nila. Sa tingin mo ba may magagawa ka? Hinablot ni Morris ang kwelo ni Owen. Kung makapagsalita ka, baliwala lang sa'yo nangyari sa mga kapatid ko. Owen, pinatay sila. Bakit sila nadami sa gulong to? Bakit mga kapatid ko pa naging kabayaran sa mga gulo nyo? Hindi umimik si Owen. Hinayaan niyang ilabas ni Morris sa kanya ang garit nito, ngunit agad din siya nitong pinakawalan. Bakit ko ba kasi tinanggap itong trabahong to? Halos sa bunutan na nga ni Morris ang sarili gamit ang dalawa niyang mga kamay. Nais niyang umiyak pero walang luhang nais lumabas sa mga mata niya. Tila ayaw rin pumasa sa isip niya ang mga nangyari sa kapatid niya. Marahil isa lamang itong masamang panaginip at nais na niyang gumising upang salubungin ang yakap ang magkapatid. Nais niyang marinig ang boses nito lalo pa ang mga mukhang sumasalubong sa kanya sa tuwing siya'y uuwi sa bahay nila. Unti-unti pumatak ang ulan. Animoy langit nang umiyak para sa kanya. Sinamahan pa ng kulog at pagidlat na maiahalang tulad sa matinding galit na nararamdaman niya. Isang malakas na sampal ang natanggap ng mga lalakihan mula kay Don Caruso na hindi may tagong pagkadismaya sa mukha habang tinitingnan ng mga taong inatasan niya sa trabahong to. Mga wala kayong silbi. Hindi naman mahirap ang kailangan ninyong gawin pero pumalpak pa rin kayo. Anito sa kanilingon ng dalawang nakatungo. Halos magkulay kamatis ang pisngi dahil sa lakas ng kanyang pagkakasampal gamit ang likod ng palad. Kayo, mga bata na naman ang kasakasama ninyo pero palpak pa rin kayo. Wala rin naman ako natatanda na nagbigay ako ng utos sa inyo para patay ng mga bata, hindi ba? Pasensya na po, boss. Di naman namin sinasadyang mapatay yung mga bata. Nagtangka kasi silang tumakas kaya muli. Nakatanggap na malakas sa sampal ang sumagot dahilan para dumugo naman ang ilong nito. Huwag niyo kong bigyan ng ganyang walang kwentang sagot. Anito habang dinuduro ito. Sa susunod, hindi ko na kayo bibigyan ng ganitong klaseng trabaho. Napakasimple na sinabi ko, hindi niyo nasunod. Mga wala kayong isip. Napakalaking iskandalo ang ginawa ninyo at oras na matawi tayo dito. Ihanda niyo ng mga sarili ninyo. Tango na lamang naging sagot ng mga ito dahil sa takot kay Don Caruso. Wala na nagtangkap ang depensa ng sarili dahil aminado naging palpak ang mga plano nila. Wala silang hawak na kahit ano laban sa mga nagtatangkang banggain sila. Wala na sa Cecilia na may alam sa baho ng mga Lopez dahil sa biglaan itong pagpapatiwakal sa isang malaking palaisipan kay Don Caruso. Tatlong araw na nakalipas magmula na mangyari ang karumaldumal na krimen sa loob ng tahanan ng magkakapatid, subalit hindi pa rin magawang umiyak ni Morris. Mas lalo ito naging tahimik at walang kinakausap na kahit na sino. Lagi lang siya nakabantay sa tatlong kabaong na nasa harapan niya. Tulala at hindi masyado nagkakakain. Lubog ang mga mata at nahihirapang makatulog. Sa tuwing pinipikit ang mata, imahe ng mga kapatid niyang nakikita niya at paminsan-minsan narinig niya sa isip ang boses na tinatawag siya. Bukas ng libing pero mukhang hindi pa rin handa si Morris na umalis sa tabi ng mga kapatid niya. Ani Luisa sa katabi na si Janina. Nilingon niya ito na hanggang ngayon magapa rin ang mata dahil sa pagtangis. Mukhang ganun ka rin. Hanggang ngayon ba iniisip pa rin na may kasalanan ka sa nangyari? Tumango ito habang nakatarala sa kawalan. Totoo naman kasi Luisa. Nandun ako ng mga oras na yun pero hindi ko malang nagawang makaramdam na nasa kamahamakan na pala si Namira. Sana hindi nilang ako umalis agad nung gabing iyon. Sana nagtagal pa ako, edi sana nakatulong ako. Tinapekto ni Luisa sa balikat. Wala kang kasalanan doon. Yung mga kriminal ang dapat sasihin dito. Huwag mong ipatong sa iyong kasalanan ng iba. Pero hindi ko maiwasan mo konsensya kasi nandun ako sa mga oras na nagaganap yung krimen. Pero wala ako nagawa. Umalis ako nung wala mo lang naitulong na kahit ano. Ani Janina sabay po na sa pisngi dahil muli na namang pumatak ang luhang hindi maubos-ubos sa kanya.
Sa tuwing naiisip ko yung pinagdaan ng hirap ng tatlong mga bata, noong mga oras na iyon, ang bigat lalo sa dibdib. Nakakaawa sila. Walang magawa si Luisa, kundi aluin sa Janina. Palagi itong umiiyak. Kabaliktaran kay Morris na hindi nakakitaan ng luha, subalit nababati niyang mas nahihirapan ito. Ilang beses na rin niya itong tinangkang kausapin, ngunit tila nakikipag-usap lamang siya sa hangin. Maski ang ilang mga nakikiramay na kamag-anak, hindi rin ito makakausap ng maayos. Kaya't siya na lamang ni Janina ang madalas na maasikaso sa ilang mga taong nagpupunta sa burol. Iginala ni Luisa ang paningin at nakita sa labas si Owen at Alvaro na mukhang seryosong pinag-uusapan. Ayaw niya mag-isip subalit pakiramdam niya may kinalaman ng pangyayaring to sa mga plano ng taong palihim niyang iniiwasan. Pakiwari niya na damay lamang ang mga bata sa gulo dahil si Morris ay tao ni Alvaro. Hindi ni Luisa tuloy maiwasang mapaisip kung tama bang suportan pa si Alvaro sa mga plano nito gayon may mga nadadamay na inosenteng tao. Binalik niya ang tingin sa harap bago pa ito lumingon sa gawin nila. Ngunit laking pagtataka niya na mapagtantong wala na si Janina sa tabi niya at nawala rin si Morris Cecilia sa harapan kung saan lagi ito nakapeso para magbantay. Mula sa isang malawak na damuhan, naupo si Morris sa mahabang silya na malapit lamang sa simbahan at lugar kung saan nakaburo ng mga kapatid niya. Sariwang hangin ang agad na yumakap sa kanya pagkaupo niya. Hindi man siya masyadong kumikilos ngunit pagod na pagod ang katawan niya. Ramdam na rin niya ang bigat ang talukap ng mata kaya't sandali siyang pumigat at hiniyaang lumipad ng isip. Imahe pa rin ang mga kapatid niya ang nakikita niya. Mga masasayang alaalang pinagsamahan nila kasama na rin ang namayapang magulang. Marahil magkakasama nito sa kabilang mundo habang siya'y naiwang mag-isa at pakiramdam niya'y wala na rin saysay pa ang buhay niya. Ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban ay dahil sa kanyang mga kapatid. Subalit kayong wala namang ito, wala na rin siya nakikitang dahilan para magpatuloy pa. Pakiusap, umiyak ka naman. Unti-unti ni Morris minulat ang mga mata nang marinig ang pamilya na boses. Kung ayaw kong umiyak, magalit ka na lang. Kahit sa akin may labas ang galit mo, ayos lang. Anito, tila paos ng boses. Huwag mong itago, Morris, ilabas mo. Kahit anong emosyon pa yung ipakita mo at sasamahan kita. Hindi ni Morris magawang umimik, sabalit nagsimulang samikip ang kanyang dibdib at mag-init ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Biglang tumayo si Janina. Pumeso ito sa harapan niya. Bahagi ang binuka ang mga braso kaya't napangat ang tingin niya rito. Pwede kitang takpan. Mas lumapit sa kanya si Janina. Kusang kumilos ang katawan niya para yumakap sa baywang ng dalaga. Doon nagtuloy-tuloy ang pagbuhos ng kanyang emosyon at wala na siyang pakialam kung makakita at makarinig sa kanyang paghihinagpis. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!